So hello guys, welcome to my video for today. So habang hinihintay ko yung order ko sa Kudo, kasi bumili ako dito ng pizza, yung extravaganza. So gagawa lang ako ng maikling video, i-share ko lang sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Saudi Arabia at kung paano mag-apply bilang waiter dito sa Saudi Arabia. Sa katotohanan talaga guys, nag-apply ako ng waiter dito sa Saudi Arabia, pero nung pagdating ko dito sa Saudi Arabia, ang naging trabaho ko barista. So ang ginawa ko noon, tumingin ako sa online. Tapos may kaibigan yung auntie ko dito sa Saudi Arabia, kinuntak ko. Kaya ako nakapuntahan yung agency na nagpalipat sa akin. Pero bago yun, mga 10 agency mahigit yung binuntahan ko. Tumingin kasi ako sa online. So ang ginawa ko na lang, pumunta na lang ako dito sa Paypod Repaura kasi dito yung malapit. Diyan yung isa sa pinakamaraming agency na nagpapalipat papuntang abroad diyan sa Pilipinas. So pumunta ako doon. So ang ginawa ko noon, nagpasa ako ng resume ko, inasa ko yung aking resume. Tapos kinuha yung details ko. Pero bago, tignan muna yung mga requirements at saka yung mga qualification. Pero kung tutusin talaga, sa Pilipinas lang naman yung napakaraming requirements eh. Pero pag nandito ko lang sa abroad, wala naman yung mga requirements na yun. Basta ka gusto mo magtrabaho, kaya pang magtrabaho. Yung lalo yung educational background, hindi naman nahanap dito yun eh. Diyan lang sa Pilipinas na talaga sobrang mataas yung discrimination. So yun, nagpasa ako ng yung sinabi ko sa inyo kanina, resume. So tapos ang sabi sa akin, ito, kumpletuhin mo lang itong requirements na ito. Kailangan magdala ka ng valid ID, yung isa, yung 2x2 picture. Tapos doon, imi-message na lang ako. Ngayon, ang ginawa sa akin, pinauwi muna ako, tapos mga ilang araw, minessage ako para sa interview. Parang initial interview yata yun sa may-ari ng agency. In-interview ako, tinanong ko, ganito ang dapat mong gawin, ganito ang dapat mong ianda para... Kumbaga yung initial interview na yun, yung pag-interview mo sa may-ari ng agency. Kumbaga, bibigyan ka lang ng instruction, idea kung paano may pasa yung interview. Kumbaga parang yun lang yun eh, tatanungin lang naman sa'yo kung ano yung kung qualified ka. Ganun lang. Tapos nun, papauwiin ka ulit. So yun ang nangyari sa akin eh, yun ang ginawa sa akin noon, pinauwi muna ako ulit. Siguro mga after mga isang linggo. Or kaya, wala pang isang linggo, minisis na ako na sa ganitong araw, hindi magkamali, July 3 may interview. Ang namin, employer, na kukuha sa amin dito sa Saudi Arabia, na mamimili kung sinong kukunin niya. Yun ang ginawa ko, pumunta ako doon ng agency. Dinala ko yung resume ko. So, sa akin talaga, nag-apply ako, wala akong experience sa waiter. Yung sinabi ko lang, willing. Kaya ako na, siguro, sawa naman ng Diyos, naipasa ko naman yung interview at tinawagan naman ako. Ang sinabi ko lang noon na, nagsabi talaga ako na totoo kasi yung tinanong sa akin, unang-unang may experience ako. Ang ginawa, basta ang sinabi ko lang sa kanila, kung ano yung sinabi ng interviewer, nag-interview siya, kung sinabi niya, gusto mo bang umasahin sa ganitong lugar, sabi mo, oo lang, huwag kang umiti. Tapos kung tanungin niya kung may experience ka, pag sinabi niya kung may experience ka, magdala ka ng certificate of employment record. Pero kung wala, huwag ka na magdala noon. Sabihin mo lang, sir, wala akong experience pero willing ako magtrabaho sa inyong company at willing ako matuto bilang waiter. So ganun lang, gusto mong matuto at gusto mong magtrabaho, yun lang yung sagot mo kasi yun lang yung sinagot ko noon eh. So ang ginawa sa akin, sige, tama. Pinaano na ako, pinasalamatan niya ako, okay, thank you for your time, sabi sa akin. So, tawagan na lang kita, i-message na lang kita kung kailan ka ulit babalik. Yun lang ang sinabi sa akin noon. So, ang ginawa ko naman noon, sabi sa akin sa agency, kinausap ko yung kausap ko noon sa agency, sabi sa akin after 2 weeks. Ngayon, pinalipas ko ng 2 weeks, walang tumatawag sa akin, walang kaya minessage ko na yung agency. Sabi ko, sir, nag-message pa pala sa akin yung agency na sinabi sa akin na nakapasa daw ako. Kasi yung mismong interview mo pala, doon pala malalaman na kung nakapasa ka o hindi. Kasi sa akin, ang ginawa ko noon, nakapasa ako, kaya ang ginawa sa akin, pinauwi muna ako, magantay daw ako ng tawag, within 2 weeks, papamedical daw kami. Antay lang ng tawag para magpamedical. Ngayon, lumagpas na yung 2 weeks, halos mag 3 weeks na, hindi pa na ako tinatawagan, minisis ko na agad yung agency, tinanong ko kung itutuloy pa ba nila yung pagkuha sa akin o hindi na. Kasi kung hindi, maghanap ako ng iba. Pero sinabi na ako ng agency na, sige,
hindi, punta ka dito, mag-report ka, asensya na, ganito. Kaya mas maganda, mag-follow pa rin sa agency, huwag ka lang magbasa sa sabihin nila kasi kumisa nakakaligtan nila eh. Siguro sa dami na rin nag-a-apply sa kanila. Ngayon, pumunta ako doon, pinag-medical na lang nila ako, binigyan nila ako ng referral for medical. Alos mga sa kasama na lahat yun, 5,000 lahat yun. Kung di ako magkamali, 5,500 or 6,000. Sabihin na natin, 6,000 yung medical, kasama na yun. Yung sa medical, x-ray, neuro, andun na yun lahat. Ngayon, after ng neuro ko at pang naipasa mo yung medical, ayun na, ang susunod na yun yung OWA na tinatawag. We have OWA briefing. Doon sa OWA na yun, tatanungin na ako kung ano yun. Tatanungin ako na kung sino yung mga first timer at saka is abroad. Pag is abroad ka, sigurado niyan, hindi ka na paano yun kasi alam mo na yun. Pero, ano pang tawag nito, yung ang kasunod naman na nun, yun na. After ng OWA nyo, i-briefing kayo ng agency. Tapos noon, ibibigay sa inyo yung ano, yung plane ticket nyo. Tapos noon, doon nakalagay na yun kung kailan yung schedule ng flight nyo, anong araw at anong oras kayo pupunta. Kasi sa amin noon, kunyari yung hindi ako magkamali, ang flight ko noon alas 6 ng madaling araw. Pumunta ko doon mga alauna na ng madaling araw. Yun yung araw na punta ko doon sa ano, sa NAIA Terminal 2. So afternoon, lipat na. Sakay ka ng aeroplano, lipat na, punta na dito sa abroad, sa Saudi Arabia. Kaya yun yung naging way ko, naging rason kung bakit ako nakarating dito sa Saudi Arabia. Kung paano ako nakapunta dito sa Saudi Arabia para mag-apply ng waiter. Pero pagpunta ko dito, ang naging trabaho ko lang talaga, hindi waiter, barista. Pero naranasan ko pa rin naman nag-waiter ganun. Kasi doon, all around yung trabaho ko, maranasan ko rin waiter kasi sa coffee shop kasi ako eh. So hanggang dyan lang ating video for today guys. Maraming salamat guys.